Huwag yung marami yung daanan, pre. Huwag yung konti ron. Oo, dito ka na. Ito ano? Oo? Oh, tapos ka na? Tayo mo kayo, balik din kami. Good morning, mga kautol! What's up, what's up? It's your boy sa Ray TV. So, maganda araw, mga kautol! And today is Friday. At papunta tayo ng Marikina. So, alas 6 ng umaga, pupunta tayo ng Marikina. Katry natin mag-apply ngayon, mga utol, sa Grab. So, may nag-info sa atin, may nagsabi sa atin na tropa na today ay mayroong hiring or applyan sa Grab Marikina Hub. Kaya pupunta tayo ng maaga. So, ang plano ko, umalis ng alas 5 sana ng bahay at pumunta ng Marikina ng mga kailangan 6 nandun na para maaga tayo kasi first 50 nga lang ang sabi. Pero dahil jumuti tayo kagabi, bumiyahe pa tayo kagabi kay Panda at nalay tayo ng pahinga, hindi agad ako nakapagpahinga o nakatulog, no? So kahit pa paano naman, meron tayong pahinga ng 2 hours and a half. So okay na yun, kailangan lang natin makahabol. Sana makahabol, maka-apply tayo kay Grab. At tignan natin kung paano yung proseso, ano yung mga kailangan, ano yung mga dapat gawin. At saan yung hub ng Grab sa Marikina. Alright mga tol, sama muna kayo ngayon sa akin. Samahan nyo ako, punta tayo ng Marikina. At apply tayo ng Grab. So, let's go! Woo! Alright mga tol, nandito na tayo sa may... part pa rin ng pala ng C5 doon. Dito tayo sa may part pa rin ng C5. Kalimutan ko kung anong lugar to eh. Pero pa Marikina na tayo. Ang dinahanan ko lang, nilampasan ko yung way ng papuntang Marikina Kaintante Polo ba yun? Na daan, yung papuntang Marcos Highway. Tama ba? Marcos Highway ba tawag doon? So hindi tayo doon dumaan kasi based doon sa chinek kong location nung hub nung Grab dito sa may Marikina, nandito siya banda sa Bonifacio. So kung bababa tayo doon papunta sa may SM Marikina, medyo iikot pa tayo doon, bababa pa tayo sa riverbanks. So dito na tayo dumaan para isang diretsuhan lang. Ito yung sinasabi ng tropa na pagbaba mo lang ng flyover. So ito yung flyover na yun. So mga pupunta rito ha, ito yung best way, yung dinaanan ko. And so akit ka lang dito ng flyover, pagbaba mo, nandun na daw yung hub. Grab, Grab. Ito ba yun? Grab this way. Sa diretso lang. Okay, dito pala yun. Yay. Akala ko wala pang tao, pero madami na pala sa likod at nagsisimula na ang first orientation. Dito sinabi na kung ano ang mga una na dapat gawin, ano ang mga kailangan na requirements, ano-ano ang motor na tinatanggap, license na pwede, ORCR na expired at iba pa. Dito pa lang sasabihin na sayo kung makakapasok ka o hindi. Dito chini-check na nila kung ang papel ng motor mo sa'yo nakapangalan, kung hindi dapat may deed of sale, license mo at iba pa na papers na dala mo. Ito yung sa ano ma? Ay, sige.
So yan guys, nag-vlog ako eh. Pagkatapos namin pumila kanina, so dito na kami sa loob, mag-register lang kami online ulit dito sa loob sa Grab. Tapos pagka nasa mag-register, pila na naman. Ilang pila na ba ginawa natin, Pops? Sabi na pila. Shoutout ka na, Pops. Mga nakasama ko dito sa pag-a-apply. So pila lang kami ulit, mga utol. Papasok naman dun sa loob. Ito yata yung ano na, i-confirm na yung application natin. Oh. So balikan na lang namin kayo ulit, mga utol. Inabot namin ng ulan dito kakakantay. So waiting na lang kami ng text. Hey Waps, uwi na? Ingat. So waiting na lang kami ng text mga utol. Inabot namin ng ulan, so kumain na rin kami. Ayan, sa mga pupunta rito. So dun yung unang process kanina. So orientation ko, anong gagawin ng mga requirements, kung ano yung mga kailangan, ano yung mga dapat isulat, kasi may mga pinapasulat lalo sa mga ORCR ng motor natin pag malabo susulat. So dun yung orientation kanina sa loob, pasok dun. Tapos pagkatapos dun pumunta kami dito, pumila ulit kami dito mga talyan din, para naman dun sa pagpasa ng lisensya. At tulad kanina na kumain muna kami and waiting kami ng text. So ngayon may nagtext na sa akin mga talyan. So online training na siya. So pinapanood ko na lang. Pagkatapos na ito, and then malalaman natin kung ano na, activated na yung account natin sa Grab. So mga tal, i-update ko na lang ulit kayo mamaya. Tapos sabihin ko na lang sa inyo kung ano yung mga ginawa kong proseso sa mga gustong mag-apply na Grab rider, sa mga gustong pumunta rito, kung ano yung mga kailangan, ano yung mga requirements. So balik ako kayo ulit mamaya mga tal, update ko kayo kung ano nangyari. A few moments later. Right mga tol, tinapos na agad natin yung training kanina na pinapanood natin. And then tinry ko mag-login agad sa ano, sa application. Pag-login ko, may pumasok na booking, tas auto-accept. Oh no! My goodness, pumasok agad. So habang papunta tayo dun sa ating pick-up dito lang sa may Alimol sa Cubao, yung nakuha pa nating booking, imbis na pauwi ng bahay, palayo. So habang papunta tayo dun mga tol sa ating pick-up location, kikwento ko sa inyo or sasabihin ko sa inyo, no, kung ano yung ginawa kong proseso, kung paano ako nag-apply dito kay Grab, kung ano yung mga ginawa kong process at katanggap kaagad tayo ng unang booking natin. Alright mga tol? Okay mga tol, ang ginawa kong pag-apply kay Grab, una timbre lang to, no? Shoutout nga pala kay Aris sa Rogasyon ulit. So siya yung nagtimbre sa akin, at saka kay Bob Motovlog. Yan, sa mga tropang Grab din na taga Las Piñas. Yan, sa mga tropa dyan, shoutout sa inyong lahat. Yan, so mga tol, yung process na ginawa ko, pagpunta natin, ang dala-dala lang po sa mga nagtatanong na kung ano yung requirements na dapat mong dalhin pag mag-a-apply ka kay Grab, ay yung syempre, lisensya mo, ORCR mo ng motor mo, second owner ka, then or kaya naman ay repo. So syempre kailangan mo ng certification na ikaw na ang naghuhulog nito, kung repo to na nakuha, no, kung ikaw na ang naghuhulog nito, may certification naman, di ba, na letter na nanggagaling sa pinakakasa mismo. At kung second hand mo namang nabili, no, kailangan mo ng deed of sale na katibayan
na binili mo yung motor at ikaw nang nagmamay-ari nito. Tapos pero pang isa, yung hindi sa'yo yung motor, pero pinagamit sa'yo. So kailangan mo ng authorization letter na ikaw ang gumagamit ng motor na to. For example, sa kapatid mo to, sa tatay mo to. And kailangan mo ng authorization letter na gagamitin mo to pang Grab. Alright? Tapos, NBI clearance at yung drug test medical. So, yung NBI clearance naman mga utol at yung drug test, pwede siyang to follow. So, ma-activate pa rin yung account mo kagaya nung nangyari sa akin. Wala pa po akong medical. Meron akong NBI pero medical wala pa. To follow na lang po yung aking medical. So, pwede pong to follow yung medical mo at yung NBI at hindi na po pinapa-Xerox, no, yung requirements. Sa mga nagtatanong kung Xerox ba yung dadalhin, dapat ba naka-folder, hindi na po. So, kahit puro original lang siya, ang dala-dala mo, okay lang po yun dahil ipapasa mo po ito na picture lang. Okay, so pipicturean mo lang siya. Kaya pwede kang pumunta na hindi naka-Xerox. Ang importante lang po dito, malinaw yung pagdating dun sa CR, yung mga engine number, chassis number, yung plate number mo. No, kailangan malinaw siya sa picture. So kung malabo yung sa inyo, kailangan siyang isulat dun sa babang papel. Okay? Katulad ng ginawa namin kanina na may mga nakasulat sa ibaba. So ganun lang po yung gagawin mga utol. Tapos orientation yung ginawa namin dun. Pagkatapos dun, pag natapos mo na lahat ng proseso, makaka-receive ka rin ng text. Yun yung text na excuse me po mga utol. Yung text na kailangan mo nang mag-online training o panoorin yung online training nila. So, ang ginawa ko, tinapos ko yung online training. At pagkatapos ng online training, mga utol, activated na po yung aking account. So, ganun siya kabilis, ganun siya kadali. Medyo patatagalan ka lang doon sa oras ng pag-aantay. Okay? Ang gulo mo, Google. Umuwi po. Grab, ma'am. Sige po. Ito lang ba siya, ma'am? Dito po ba ito, ma'am? Picturean ko lang po, ma'am. Wait lang po. Picturean ko. Thank you po. So, mga utol, bago natin tapusin itong video na ito, yan, shoutout muna kay John Bronza ng Bayon Iberto sa Iloilo Unity Bike and Motorcycle Association Riding Enthusiast ang haba. So, shoutout yan sa mga taga Iloilo Unity Bikers, shoutout po sa inyo. And yan, shoutout sa mga kasama ko kanina sa pag-a-apply sa Grab. Yan, kung may katanungan kayo mga utol, hindi ko man na-explain sa ating video, comment pa lang kayo as sagutin nyo kayo dyan mga utol kung ano yung naging proseso ng ginawa ko kung paano ako nag-apply dito sa Grab. So, naka-first job tayo today dahil sa aksidente. Hindi pala aksidente. So, inon ko lang yung apps, tinignan ko kung anong meron ng problema lang, naka on pala yung aking auto-accept. So, nag-auto-accept siya kaya no choice ako, kailangan kong ibiyahe yung first job na tanggap natin kay Grab Express. So, Grab Express siya mga utol, no. Yung ano nga pala, in-applyan natin kay Grab is Grab Express pa lang. I don't know kung kailan tayo magkakaroon ng Grab food at saka yung iba pa nilang service na ino-offer. And dyan mga tol, I hope na nag-enjoy kayo, no. Sana nga ba ako, ganya. Kanan. Bruh. Sabi ng instinct ko, kanan. Bruh. So mga tol, I hope na nag-enjoy kayo sa video natin today and sana nakatulong sa inyo or makatulong ako sa inyo sa mga gusto mag-apply ng Grab. Yan, para mas makapag-ready kayo, mas makapaghanda kayo. And yan mga tol, dito na natin tatapusin tong video na to. Uwi na tayo, ang layo natin. Pwede ba ang galing ko? Instinct lang. Nandito na tayo sa stoplight ng Munoz. Bruh.
stoplight ng, hindi pala Munoz to, stoplight ng Project 8. So, andito na natin tatapusin yung video natin. Kita kasi tayo sa susunod na video. And sa mga bago pa lang, huwag nyo kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Ingat tayo lagi sa pagmamanayo. Kita kasi tayo sa susunod na video natin, mga utol.